Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Nagpunta ako dito para ipaalala lang sa'yo kung ano ang nakataya dito. Hindi mo na kailangan damay ng ibang tao tulad ng ginawa mo kay Tatang. Patay na to. May nang bahala dito, ha? At kailangan mo pa magtrabaho sa Miguel na yun. Eh di ba nga bad siya? Pagsubahan mo ko sa bad ka na! Gusto ko sanang patunayan mo sa akin na mapagkakatiwalaan kita. Alam mo ba kung sino lagi nasa tabi mo tuwing nasasaktan ka? Ako! Lahat gagawin ko para sa'yo. Sinungaling ka. Niloko mo ako. Hindi ka na namin kailangan, Mama. Ayaw hanapin ni Kuya Jepoy si Tatang na lang maghahanap sa kanya. Mas malaki na ngayon ang bahay ko. Mas mabuti sigurong mag-isa na lang ako. Paalam. Nagpunta ba dito si Miyo? Actually po, nawawala si Rap-Rap. Siguro magkasamang dalawa. Nandito ba ho si Princess? Nawawala rin si Princess? Wow! Pagkatawa ko! Yun na ulog eh. Hoy, nasa yung tinapay namin? Bago nating bahay? Ma, nagustuhan niyo po ba? Pa, pwede niyo po ba akong kausapin? Posible. Lahat ay posible. Magdasal ka ng maigi at ibibigay niya ang wish mo. Nalulungkot ka ba, Eboy? Nagbalik ka na? Kumusta ka na? At bakit ka nalulungkot? Ayoko na po dito sa lupa. Kunin niyo na lang po ulit yung kaluluwa ni Adrian. Mas masaya pa po ata dyan eh. Sigurado ka dyan sa gusto mo? Huwag nga kayong dumag. Ano yun? Sige. Aalis na ako. Ano naman kung may multo dito? Hindi naman nila tayo mahawakan eh. Eh, Kuya Vince, hindi lang naman kasi sila multo eh. Sila yung mga nakakatakot ng multo. Tama na kasi Kuya Vince, tumalis tayo dito. Basta, sumunod na lang kayo sa akin. Multo, multo. Multo, multo. Kayo'y pumarito. Kayo'y pumarito. Sorry. Wala akong nagawa. Huwag mong sabihin yan. Marami ka nang naitulong. Sana naman bumalik na yung mga batang yun. Sana pala, hindi ko nalang tinakot si Miyo kanina nung tumawag siya. E di sana ngayon, okay na tayong lahat. Okay ka lang? Iniisip ko lang si Eboy. Paano kung napunta siya sa masamang tao? Pwede ko ba makausap ang pamangkin ko? Sige po. How are you? I'm tired. You're tired because you've done too much. I think you've gone too far. Anong ibig mong sabihin, tita? You are going back to the States. Naayos ka ng flight mo. Tigilan na natin ang kalokohan to. Miguel! Ano, tutunga nga lang ba tayo dito? Relax ka lang.
Marami na naghahanap kay Miyo. Tinawagan ko na yung kaibigan kong pulis. Kinakalat na sa mga unit nila yung paghahanap. May kakilala rin ako sa media. Ipapakita yung litrato niyo sa TV at i-announce na rin sa radyo. Ano ba kasi yung pumasok sa isip ng batang yun eh? Huwag kang mag-alala, Ria. Walang mangyayari kay Miyo, Ria. Nasisiguro ko yan. Sorry, ah. Huwag niyo nalang akong pansinin. Iniisip ko lang kasi yung mga bata. Ilang beses na nawawala yan si Miyo kasama yung mga batang yan. Baka ganun lang talaga sila, adventurous. Masyadong mapupuso. May sarili akong isip, tita. At aalis ako kung gusto ko. Hindi na ako bata. Can you tell me why you're here, Gilbert? You're here because of Miguel. Dahil sa tatay mo. Pero ano nangyari ngayon? Doesn't matter. What do you mean it doesn't matter? It doesn't matter na mapahamak ka? Na madamay ka sa problema ng iba? Act your age, Gilbert. Nangako ko sa kapatid ko na puprotektahan kita. Naaalagaan kita. But how can I do that? Kung ikaw mismo ang problema. Pero masaya ako, tita. Masaya ako sa ginagawa ko. And for the first time, sigurado ako sa gusto ko. Gilbert! Abay, nababagal yung bilisan nyo nga. Ngayon, umalis na kasi tayo dito eh. May iba ko naririnig at nararamdaman. Nga ako yung duwag. Quiz na dali lang oh. Si Justin umihi. Justin naman, ang laki-laki mo naman, tatakotin ka pa rin. Sundan nyo nga ako. Welcome home! Sa kagad. O hindi,
di ba? Mas kinulit ka niya. Mas lumapit siya sa'yo. At pinagpilitan niya ang sarili niya para sa'yo kahit pinagtatabuhay mo na siya. Tapos nung umalis siya, hindi naman talaga siya umalis eh. Dahil nahanap niya ang Mama Maria mo. Ayaw mo na ba talaga maging kaibigan si Eboy? As in, ayaw mo na talaga. Eh, naman pala eh. So, bumalik na tayo dun. Mas mabuti na to. Hindi na nila ako sasabihin ng masama. At magiging masaya ako kahit mag-isa. Tama pa itong ginagawa ko? Eboy, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ang gulo-gulo niyo ni Miyo? Tapos ngayon pa kayo mag-aaway? Nasaan ba siya? Nasa bandang labas. Nainis pa rin sa'yo. Teka nga, Eboy. Sabihin mo nga sa akin kung anong problema mo. Nandito na lang kasi ako para hindi makasakit ng tao. Di ba nga sabi nila, bad ako? Na delikado na daw ako? Dahil pasira na nga ako eh. Alam ko na. Nagtatampo ka. Ako? Hindi oh. Tampururot ka pala masyado eh. Alam mo, Eboy, ganun na matatanda. Naghahanap na masisisi. Kami ni Miyo, sinisisi ka ba namin? Kasi friend ka namin. Kahit siya yung kinuryente mo at siya pa yung nasaktan, eh hindi naman siya nagalit sa'yo ah. Kasi alam niya wala kang kasalanan. Kala niya. Nakatakot dito. Punta lang kaya ako sa loob. Okay lang yan, Eboy. Minsan talaga nakakatampo. At normal lang yan ang nararamdaman. Parang totoong tao ka na nga eh. Nagmumukmuk ka na. Pero ang importante, Eboy, pagtapos na itong lahat, importante ang mga pamilya at kaibigan mo. At kami ni Miyo, hindi kami magbabago sa'yo. Importante ka sa amin. Be the best kid ka kaya. Bang nangyayari? Inagawatak-watak na tayo, Naytay. Ipati pangarap ko, nagkapalpak-palpak na rin eh. At si Eboy, nawawala na. Pasensya ka na, anak, ha? Pati ikaw, nadamay sa gulo. Dapat siguro, hindi na muna kita pinapunta rito sa Maynila eh. Itay, desisyon ko naman pong umalis ng probinsya eh. Sa totoo lang, mas mabuti na maraming problema. Basta kasama lang kayo. O sana po tayo magsisimula. Wala si Kuya Gabriel, wala si Miyo, wala si Eboy. Inom tayo. Ay, hindi po uminom sa trabaho. Isipin mo na lang, day off mo. Ngayon, Jepoy, sabihin mo nga sa akin, pwede ba kitang pagkatiwalaan? Siyempre naman po. Ingat naman po ako sa pagmamaneho at saka hindi ako nililate. Ang tinatanong ko, eh kung mapagkakatiwalaan ba talaga kita? Bakit naman po hindi? Kaya mo bang pumatay para sa akin? Halimbawa, ipatumba ko sa'yo si Gabriel. Naniwala ka? Kita mo sana itsura ng mukha mo. Alam ko naman po, nagbibiro lang kayo. Siguro lahat sila sa bahay ni Gilbert, iniisip na masama akong tao. Magkakamali sila. Hindi ako masama. Nagmamahal lang ako. Pero kung gusto nilang ibintang sa akin ang lahat, bakit hindi? Minsan, kailangan may sisihin kang ibang tao bago mo makita
na ikaw ang may kasalanan. Good night, Jepoy. Hindi mo ako maluloko, Miguel. Ano? Ganito lang tayo? Hindi na kayo magbabate? Wala kasi akong narinig na sorry. Masama bang sabihin ng sorry? Eboy, mag-sorry ka daw muna, sabi ni Miyo, para magkabati na kayo. Eh, aminin niya munang naiintindihan niya ako na ganito siya dati. Miyo, aminin mo na kasi na naiintindihan mo siya na pareho lang kayo. Hindi kami pareho, no? At sabihin mo sa kanya, siya ang mas maarte. Ako nga nagsaktan, siya pa nagagalit. Eboy, ba't kasi ang arte-arte mo daw? Eh, siya na nga akong nasasaktan eh. Siya kaya yun? Kapag nagagalit nga siya, pinapahirapan niya rin ako. Eh, ginaganyan mo din pala siya dati. Pinapahirapan mo siya. Eh, bakit kasi gaya-gaya siya? Teka lang ha. Ano ba ito sa tingin niyo sa akin? Eko niyo? Kung ayaw niyo magbate, bahala na kayo! Arisin niya! Tay, bakit wala pa rin balita hanggang ngayon? Ano kayang naisip ng batang yun at bigla na lang naglayas? Alam mo, Ria, kung kasama ni Miyo si Eboy, naniniwala ako na mas ligtas siya ngayon. Eh, nakita ko si Eboy, kinukuryente niya si Miyo. Hindi tayo makakasiguro sa kanya. Kilala ko na rin ang Eboy na yan. Ang turing nila sa isa't isa ay magkapatid. Ilang beses na rin nailigtas ni Eboy si Miyo. Kung ano man yung nakita mo, must have been a freak accident. Hindi sasaktan ni Eboy si Miyo. Grabe ang koneksyon ng dalawang yan. I am a scientist. Pero naniniwala ako na yung pagmamahal ni Miyo kay Eboy, yun ang dahilan kung bakit halos naging tao na ang robot na yan. Kaya naniniwala ako na hindi nila marireplicate o maduduplicate o magagawa ng kopya si Eboy. He's one of a kind. Pero siyempre po, natatakot ako kasi anak ko yung nawawala eh. Wala man ako maalala, pero nararamdaman ko ang pagiging ina ko kay Miyo. Nararamdaman ko yun. Naiintindihan ko, Ria. You are a good mother. Ano mong pinagdadaanan mo ngayon, hindi mawawala ang pagiging ina mo.
delikadong kalaban. Sino ba yung kalaban? Si Miguel. Sabi ko na nga ba eh. Ipakain naman natin dalawa to. Tama ka, Miyo. Bakong anong paggawin ni Tito Miguel sa kanya. Kahit pa maubos ang ilaw sa puso ko. Basta mailigtas ko lang siya. Tatang, kailangan niyo po sabihin sa amin ang address kung nasan si Papa Gabriel. Eh, delikado nga eh. Paano ko kinakawawa na ba ni Papa namin? Miyo, alam ko kailangan na nating kumilos ngayon. Meron na akong naisip na paraan. Ang gusto kong gumawa, no? Si Princess.